Mad dudes, last time gumawa tayo ng 24 square meter na bahay. This time, para lakihin natin ng onte with this 100 square meter budget house. Okay, so from the outside, my dudes, we can see that we have this very unique na bubong covering the upper third ng bahay natin, giving it this distinct appearance. And kung mapapansin nyo, my dudes, yung color palette na ginamit namin sa labas is a little bit iba sa usual na wood and white na kadalasang ginagamit namin. So we try to step out of our comfort zone with this one kung saan dark and earthy tones na magbe-blend sa forest yung ginamit namin na colors. And I think maganda yung kinalabasan. So going into our house, sasalubungin tayo nitong ating glass na entrance door. So personally, I'm a fan ng mga glass na entrance door kasi parang bibigyan niya kayo ng maliit na sneak peek ng loob ng bahay. You know, to build the hype. Anyway, pagpasok natin dyan, we will be greeted by our grand foyer na may high ceiling with this large window sa taas na pinapapasok niya yung natural light dito sa bahay. And I don't know about you guys, but you know, natural light just makes me happy. Pinapagaan niya yung mood ko and also it helps with the absorption ng vitamin D. So, health. Moving on. So, yung foyer natin is flanked by two sideboards, his and hers. But you know naman yung mga guys, kahit may his and hers sideboards na dyan, for sure yung wallet and mga susi, dun pa rin sa sideboard ni Mrs. Ipapatong. Ay. Guys. Am I right? Anyway, from there, meron na tayong access sa ating living area. So one thing I really love about our living area ay itong malaking window sa likod ng ating couch that lets a lot of natural light in, and at the same time, fine-frame niya yung outdoor view natin. So parang art piece na siya na nagbabago depende kung ano yung nangyayari sa labas. So itong bahay na ito, madun sini-imagine namin na sa Baguio City nakalocate, or you know, anywhere na naturey na pagtingin mo sa labas, medyo forest feels yung mararamdaman nyo. Feels na nga, mararamdaman pa. Anyway, in case na hindi kayo fan ng nature or takot kayo sa magandang view, may wooden blinds din itong window natin for privacy. And from the living area, pag tumingala tayo, high ceiling pa rin dito sa ating living area dahil itong bahay na ito ay loft style na house kung saan parang 1.5 story house lang siya. Now, beside our living area, may makita tayong dalawa na glass doors that will lead us sa ating semi-balcony. So itong house na ito, my dudes, ay located sa slightly na sloping lot kung saan mas mababa yung rear portion ng lot natin. That is why semi-balcony siya. Instead of railings, ginawa naming seating area yung perimeter ng ating balcony, or let's just call it balcon ankles. Kasi diba, ano bang mas mababa sa knee? Yung ankle, so balcony, balcon ankles. Nahilo ako sa joke na yun. Anyway, balik tayo sa ating semi-balcony, my dudes. This would be a nice place na pwede kang magmerienda dyan, you know. Kain ka ng pandesal with cheese whiz, inom ka ng coke. Feels nice, man. Okay, so pagtapos na kayo magmerienda, my dudes, balik na kayo sa loob. And makita nyo, directly in front of our living room is our kitchen slash dining space. So nauuso na ngayon, my dudes, yung combine yung kitchen sa dining. Because you know, the less area you have, the less linis you have to do. It's not katamaran, it's efficiency. Anyway, itong ating dining table doubles as an island counter. And the overall look that we wanted to achieve dito sa ating kitchen slash dining area is the modern rustic aesthetic. So to achieve this, my dudes, nag-combine kami ng wood elements along with white marble countertops and some raw concrete accents. Pero my dudes, yung favorite na part ko dito ay yung sahig. Kung saan, magmula sa living space, polished concrete yung flooring material natin. And then, pag pumunta na tayo sa kitchen proper natin, magbabago siya into this gray concrete textured tiles that I just think this part looks very cool. Yung naka 45 degree cut pa tayo dito para talagang it's a spicy tiles. Yan na naman eh. Basta loft house, gumagamit ako ng nonsense na catchphrases. Hindi ko alam bakit, Maruz, pero pag nakakita ako ng magandang design, na-excite ako, spicy. Alright, so balik tayo sa kitchen. So behind our island countertop, nandyan na yung ating sink. And behind the sink, we have some more windows
para maliwanag and laging dry ang ating kitchen. Then on the left side of that ay ang ating refrigerator and our pantry na puro alaman lang yung laman kasi wala pa tayong time magluto, madudes eh. Aminin mo na, Lian, di ka marunong magluto. Anyway, on the opposite side naman yan ay ang ating cooktop oven and sa tabi niyan we have some more preparation counter space. So from there, madudes, makikita natin dito sa tabi ng hangdanan meron tayong pasilyo kung saan dyan nakalocate ang ating laundry area na nakatago sa ilalim ng stairs. So dyan natin ilalagay ang ating washing machine and dryer, which by the way, my dudes, laundry area yung kadalasan nakakalimutan ng mga tao pag nagpaplano ng bahay. And in some cases, no problem naman yan, lagay mo lang sa backyard yung washing machine nyo, tapos. Pero kung gusto nyo na nasa loob ng bahay yung laundry nyo, huwag nyo kakalimutan yung drain pipe and water source ng washing machine. And most importantly, paggagamit kayo ng dryer, kailangan meron siyang fresh air intake at exhaust. So when planning your laundry room, my dudes, mas okay na yung dryer nyo ay katabi siya ng exterior wall kung saan sa likod ng pader na yon, outside na, yung labas na ng bahay nyo. That way, madali nyo lang siyang malalagyan ng exhaust para sa dryer and madali siyang malalagyan ng air intake. Kasi my dudes, pagkulob lang sa cabinet yung dryer nyo, isa-circulate lang niya yung moist na hangin and hindi matutuyo yung damit na dina-dryer nyo. Also, mas okay pag yung laundry area nyo ay meron siyang basin enclosure. So, ano nga ba itong basin enclosure invent words na sinasabi ko? Okay, madudes, bad news, nawawala ang aking whiteboard. So, papel na lang muna ang gagamitin natin. So, yung basin enclosure na sinasabi ko ay area lang siya para sa ating washing machine. Kung saan, meron lang tayong parang zocalo wall or maliit na pader dito para pag nag-leak yung washing machine natin, yung tubig, hindi siya lalabas. Tapos dapat dyan sa ating basin enclosure, may floor drain din dyan. So, yun, madudes, ang basin enclosure, which is laundry areas, dapat talaga may ganun siya. And speaking of leaks, one quick solution sa mga leak ay ang ElastoKwik by Pioneer. Wow! So, ang ElastoKwik, my dudes, ay isang all-purpose na sealant. And yung recommended use case nito ay para sa mga butas, leaks, at cracks na kailangan ng fast cure solution. Halimbawa, sa mga pipes nyo, sa sink, or sa nabiyak na tabo, or timba. What a pail! And, hindi lang ito pang indoor, my dudes, pwede din ito sa outdoors para sa mga bubong, downspouts, at drain pipes dahil resistant ito sa UV rays at sa weather and temperature changes. And not just that, pwede natin ito ipahid sa wet na surfaces basta hindi siya permanently nakasubmerge sa tubig kasi ang ElastoKwik, a quick dikit, quick kapit. Now, thanks to this specific pouch, madali lang natin ito may apply, my dudes. Just cut off the edge sa desired nating bead size and pisil away. Then, after using this, alisin mo lang yung sobra na sealant sa end nito, i-fold mo ang dulo, then i-clip, and bam! That way, may magagamit pa kayo next time na mabiyak ulit yung tabo nyo. Also, kung lagi nabibiyak yung tabo nyo, my dudes, I'm pretty sure mali yung paggamit nyo nito. May proper technique yan that only true tabo gang members will know. So, mga tissue gang out there, beware! Okay, now sa likod ng ating laundry area, dito natin mahanapan ang ating toilet and bathroom. And again, my dudes, yung toilet and bathroom ginawa naming minimalist. So, overall, white lang yung dominant na color and pag tinignan natin dito sa tabi ng ating toilet, meron tayong javelin window there. So yung purpose nito is so that you can do the business habang nakatingin sa nature, such relax, much oneness with nature. Makipag eye to eye ka siguro sa kambing sa labas, hindi ko alam kung anong trip mo. Anyway, pagdating sa CR, I always use lighter na neutral colored tiles like white or stone gray colored para mas maluwang at malinis tignan yung CR natin. Okay, moving on, my dudes. Akit na tayo sa loft area ng ating bahay. So one thing we did for the stairs is we decided na isang side lang niya yung may metal railing. Then solid walls na for the other railings. So we did that para pag tinignan mo itong ating stairs area, magmula sa foyer ay mukha siyang art piece. Because at the end of the day, architecture is making livable art pieces. Nax, daming alam liyan. Any hoozles, from the stairs, pag tumingala tayo, we will see this beautiful skylight that, you know, lets the light in from the sky. Moving on, so pagtaas natin ng stairs, sasalubungin tayo ng shelves.
kung saan dyan mo pwede display yung trophy mo from winning Who Wants to be a Millionaire or any award that will remind you kung gaano ka kaswerte. But you know, kahit lagi ko sinasabi na nakachamba lang ako, I don't really believe in luck. Kasi para sa akin, luck is what happens when preparation meets opportunity. So ito yung favorite ko na quote, my dudes, because to me, sinasabi nito na kaya natin ma-achieve ang kahit ano. That even luck or swerte can be created, all we have to do is prepare, put the work in, and pag dumating na yung opportunity, we just have to take a bold step and just go for it. And pag nangyari yun, ooh boy, maghanda na ang mundo cause it is our time, my dudes. So marami siguro hindi nakakaalam nito, pero bago ako nag-viral sa Oliver Austria YouTube channel ko, I had a different channel kung saan nagtuturo ako ng architecture hacks para sa mga estudyante and beginner architects alike. And you know, kahit maliit lang yung views noon, masaya na ako cause as long as may natutulungan ako and napapasaya ako, I'd feel like I did my job. And this is what empowered me to keep working and to keep pushing forward. So as your dude and tito, I believe that everybody's got a job to do and that is to make this world a better place. You know, if a corny tito joker na tulad ko can make people happy and laugh, then you can do anything. Kaya ano pa hinihintay natin, my dudes? Go find your passions and let's get to work. Alrighty, napakadami nating quotes sa video na ito, my dudes. Anyway, from this hallway, we have access sa ating bed area. Now, I don't know about you guys, pero personally, meron akong fascination with loft houses. Parang ang cool lang kasi yung meron kayong balkonahe sa loob ng bahay nyo kung saan from your bedroom, kita mo na yung area sa baba. So for the bed area ng bahay na ito, may dun, so ginawa natin siyang attic style room kung saan half lang yung wall dito sa ating headboard and then the rest ay ang ating slope ceiling with the exposed roof supports. So yung target namin para sa space na ito is to make this area as cozy as possible, yung tipong may kukunin ka lang sana dito sa bed area, di mo na namalayan, nakahiga ka na pala sa kama, and bam, tulog ka na, it's tomorrow. So ganun ka-cozy yung gusto naming feeling for this bed space. Anyway, in front of our bed ay my flat white wall tie which will serve as a screen para sa ating projector for a unique movie viewing experience. Cause you know, old school na yung TV. Projector na yung uso ngayon. Also, yung advantage ng paggamit ng projector over a TV is hindi nyo na siya kailangan i-mount dito and hindi nyo na kailangan lagyan ng mga saksakan itong pader na ito. So, pwede siyang bare white wall lang. So, when it comes to projector screens or mga walls kung saan gusto nyo mag-project dun ng kahit anong images or video, one important aspect dun sa pader na yun aside from flatness ay yung pintura na gagamitin nyo, my dudes. Mas okay pag flat na paint yung gagamitin nyo or yung hindi ganong kakintab na paint pagbalak nyo gumawa ng projector wall. And one product na available in the market na applicable sa projector walls ay yung Boysen Permacoat Latex, which is a 100% acrylic latex paint and low VOC ito or low volatile organic compound. So, safe siya sa environment and safe din siya sa tao. Most importantly, available ito sa semi-gloss, sa glossy, and sa flat. So, pag projector walls, flat paint. Okay, now beside our bed, makita natin meron tayong desk dyan kung saan pwede kayong magbasa ng libro, mag-scroll ng Lazada, or magpanggap na bida sa music video ng December Avenue. Di ko alam sa inyo, trip nyo yan. Then, pag medyo hardcore naman na yung gusto nyong music video na Imagine, Evanescence, ganun, may balkonahe tayo sa tabi ng ating work desk kung saan pwede tayong tumayo dyan habang umuulan na may hapak na kape. Cozy times 100. And with that, I guess yan na ang lahat ng spaces ng ating 100 square meter loft house. So, I hope na-inspire ko kayo, my dudes, and somewhat nabigyan ko kayo ng idea para sa inyong dream house. Also, kung gusto nyo pa makita ng mga ganitong house design contents from your boy, like nyo lang itong video, share nyo sa Facebook, tag nyo yung nanay nyo. It helps me out a lot. And you know, kung tinatamad ka gawin yun, salamat pa rin sa pagsama sa akin hanggang sa huling part na ito ng video, my dudes. I appreciate it. Hanggang sa susunod na kabanata, ang mga bata, a flying pace! Umibitaw dahil di makagalaw, pinibigil